Radio, what's up? Nang buhay sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Welcome sa Pinoy Abantero. Ang video ito ay tutorial paano mag tax treaty inputs, mag-apply para sa mali tax info natin. So, andito na tayo sa site. Siguro naman, marunong na kayo magpunta sa Google AdSense nyo, di ba? Kapag monetize na kayo, siyempre, alam nyo naman siguro. Kung hindi pa, may mga araming tutorial paano magpunta doon sa Google AdSense site nyo. Kaya nito, mag-apply tayo sa money tax info, mga boss ha. Gamit lang natin ang passport. Nandito na tayo sa site. Kliyente ko to eh. So, nandito na tayo sa site. May manage tax info, mayroon din dito sa ano, question mark. Mayroon din yan sa question mark. Ah, question mark. Eh, ito pala sa notification bell. Itong notification bell niya. Mayroon din tax, manage tax. Pero, ako dito kung dumaan. Parehas lang yan. Basta magpunta lang kayo sa manage tax info. Yung kaugalian nyo, magpunta kayo sa Google AdSense nyo. Doon na ang form. And then, tax info. Pinulitin natin yan. Tax info sa baba. Tandahanin lang natin para makuha nyo tax start tax form. Ayan. Ilagay natin ang si humingi siya ng patunay na tayo ba ang nag apply. So, wave natin ng konti. Ngayon niya, password. Password sa ano nyo, sa Google nyo, sa YouTube channel nyo. Yan, nandito na tayo. Napasok ko ng password. Yun lang, basta magpunta kayo sa Google AdSense nyo site. Tapos yun, sundan yun lang. Tapos, individual, sa baba. Ito, individual. Ito yung individual. And then, next. Sundan nyo lang. Then, scroll natin pataas kasi nasa baba pa. Scroll, pataas. Are you citizens in United States? Ay, hindi tayo sa United States. Jupiter tayo. So, syempre, no. No tayo, no. So, hindi tayo nakatira sa United States. So, next. Yan. Scroll na naman natin pataas. Itong nauna, W8BN, yan ang check natin. Itong unang bilog. Yan. Sundan nyo lang ha. And then, start. Yan, mag-fill up na tayo sa mga ano niya. Kasing hawak cellphone eh. Yan, nandiyan ang mga pangalan niya. Matik na yan. Scroll natin pataas para ano. Dito sa optional, sa ano niya, optional lang yan. Kung natin yan lagyan ng optional, dito tayo sa country. Siyempre, Philippines. Scrollin natin ang Philippines. Scroll, scroll, scroll. Scroll. Parehas lang yan sa cellphone. Cellphone, napunta muna kayo sa Google AdSense nyo yun at saka manage tax. Again, pindutin nyo yung manage tax. Scroll, scroll, scroll. Parehas lang din yan cellphone ang gamit nyo. Element OP. Scroll pa tayo kasi mahaba. Scroll, scroll, scroll. Sobra na ba? LMN OP wala pa. Ayan, may pay na. Ayan, si Philippines. Tap natin si Philippines. Ito, foreign. Kasi wala tayong 10. Gamitin natin ang passport. Pwede naman siguro yan passport. Kasi kung hindi yan pwede, hindi tatanggapin itong apply natin. Saka importante lang man talaga yung address natin, name, full legal name. Ano yan, matik na yan sa kanila na inisip nila na wala tayong tin number kasi nasa ano tayo,
may nakakuha. Pero alam nila siguro yan na nag-upload na tayo or may nalagay na tayo kagaya ng passport, matik na yan na initiative na yan na mga taxpayer din tayo. Lagay natin ang number sa passport. Ang iba number lang, pero ako nilagay ko rin pati ang litra. Tara. 9529. Kasi kung hindi to pwede, hindi naman to tanggapin ang ano natin. Pero ma-approve man. Bisa karami ko nang ginawa nito. Yan, passport number yan. Then, next natin. Check nga natin pangalan, we. Okay. Nabita sa Los Santos, yan. Check natin, yan. Tapos, next tayo, next. Yan. Tick na yan. And then, andito ng address natin. Kailangan naka-ready yung mga address nyo. I-check nyo muna itong box na yan. Kasi importante yan. Permanent address daw yan eh. Check natin yan. Tapos, itong address, check natin. Ilagay na natin yung address. Ito, naka-ready na ito. Kasi nagda-drag ng ano niya, kasi parang kinukuha to sa pinag-apply natin ng Google AdSense kanina eh. So ito na rin ang ano. Pero manual nyo, i-type nyo manual anong address nyo. Huwag na yan, suburbs, huwag na yan. General Santos, Town City, Postal Code, Province. Sa check na yung square, check natin yan. Postal address yan eh. Importante yan. And then next. Ito ha, mga province, postal code. Alam nyo naman siguro kasi pag apply nyo ng Google AdSense, lalabas naman din yan to. Mag-match naman ito eh. General Santos, ang address niya. So balik tayo, next. I-next na natin kasi next natin yan. Alam matagal ba? At least clear. Yan. Are you claiming reduced 30? Yes, mag-claim tayo. Sa natin, yes. Kuloko ka. And then, itong box. Check natin ang box. Country na naman. Palagi nang ilagay natin si Philippines. Kasi natin si Philippines eh. Scroll tayo, scroll. Drag natin pataas kasi nagkulang. Scroll. Ayan, nasa Philippines. Bang, Philippines. Scroll po natin kasi nasa pataas na tayo. Philippines na yan, ano. And then, scroll pataas. Itong tatlong square, i-check natin yan, pipilapin natin yan ha. Kasi yun lalabas. Ang iba kasi, ito lang service at AdSense. Pero sa akin, ubusin ko na lang itong tatlo kasi nandyan na yan eh. Ganyan lang yan pag ano. Yung tatlo na yan, may lalabas yan. Pero isa-isahin natin. Una ha, unahin muna natin sa taas. I-check mo yan. Lalabas na lang itong dalawa. I-check mo rin itong arrow na to. Itong article paragraph, i-check mo yan arrow. Matik na yan lalabas article 8. I-check mo na rin yan sa Article 8 para papasok dyan. I-check mo rin itong withdrawal rate, withholding rate. Matik, lalabas 030. Yan, nagsisero na. I-check mo yan si 030. Then, next na naman na square. Angat natin. Next na naman ay square. Check natin yan. Yan, pangalawa na naman. Pangalawang square na naman. Tatlo yun eh. Ganun pa rin. Ulit-ulitin mo sa article. Check mo yan sa article. Matik yan lalabas si 13. I-check mo yan si 13. Check mo yan si holding tax rate, withholding rate. Matik na yan lalabas si 15. 15 lang. At least ang importante yung 0 ito. Pero yan, magkakatulong din yan. And scroll pataas.
Circle pataas. Check na naman natin sa square. Oh, may last pa tayong square isa. Busin na natin itong tatlo na yun. Ang iba kasi isa lang eh, pero ayun, tatlo na. Ganun pa rin, i-check natin yan sa article. Matik, lalabas na si article 13. Check natin yan. Withholding rate, check natin yan. Itong arrow. Matik, lalabas si 15. Check natin si 15. Angat tayo. Scroll tayo taas. I-check natin itong ano, square. Check sa square. Next. Yan. Alam matagal, at least clear tayo. Ayan, nandito ang ano, hindi na natin ito reviewin. Tawa naman yun ang inano natin, in-apply. I-check natin yan si i-confirm. I-confirm. Then next. Then ba, scroll natin pababa kasi may babasahin pa tayo dyan eh. Scroll pababa. Baba, baba, spaghetti pababa. Rest lang ito sa cellphone ha. Lahat ito sa cellphone. Basta marunong na kayo magpunta sa Google AdSense nyo na site. Dugtong tayo kasi naghang cellphone kasi tumawag si boss. Pero karugtong din ito. Pagtapos nyo yun next yung sa nakita natin yung in-applyan na. Pag next yun, ito nang labas. Ganito pa rin, karugtong nito. Has individual identified the tax detail in the US? Piliin natin is no. Piliin natin yan ang no. And then, check. Pagtapos ng check, ito, are you providing tax? New existing? Itong unang piliin natin yung mga bago. Yung hindi pa nakasahod, yan, piliin mo yan. Ito, piliin ko muna kasi bago pa siya eh. Bang. And then, next. And then, pag next, scroll, scroll. I accept the paperless delivery. And then, submit. Kung mag-ikot, ikaw, ikot-ikot ka. Ayan. Claim approval na yan. Tax has been accepted. United States has been accepted. Ayan. Nag-claim 0 na. 1515. Yan, address niya. Yan. Yun na. Claim na siya. Approve na yan siya. Tahan natin ang email niya, ha? Check, double check natin ang email kasi approve na siya. Tahan natin ang email niya. Tahan natin kung may natanggap ba siyang message dun. Pero dito, sa ano, successful na siya eh. Ano lang yun eh. Ilagay natin ang account niya. Ayan. Your tax information has been approved. Check natin yun oh. Your tax information has been approved. So ano tayo? Accept na, approve na. So yun lang mga boss. Maraming maraming salamat. Sundan nyo lang, paisi-isi lang. Bak, hindi nyo makuha sa una, i-review-review lang. Pero klaro naman yun eh. Yun lang mga amigo, mga amiga. Maraming salamat. Adios.